Yon, isang magandang araw muli sa inyong lahat, mga kadaiser. For today's video, mga kadaiser, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa bakit nga ba may mga merchandisers applicant na napaka-choosy, mapili, at napaka-arte. So yan ang topic natin ngayon, mga kadaiser. So bago yan, mag-intro muna tayo. So yan, bilang isang merchandiser, ano, alam naman natin na tayo ay hindi permanente sa ating mga client, no? Lalo na ngayon, meron pa rin mga agency na nagpapatupad ng 5 months contract. Kung hindi man, sa outlet man, nagpapatupad din ng 5 months, 10 months. So, may mga duration, no, na pinatutupad. Ayaw nila ng yung kung andizer man ay regular sa agency, pero sa kanila naman ay hindi, no? So kaya ang ending nung iba na-endo pag walang malipatan. At yung iba rin naman talaga hanggang 5 months lang, ano? So ang tendency niya, syempre pag na-endo ka, hanap ka ulit ng panibago. So may mga ilang aplikante lang talaga na napaka mapili at napaka choosy, ano? May mga merchandiser talaga na ganyan na napaka pili pagdating sa outlet or sa mga company, ano. Ano nga ba ang mga dahilan at bakit nga ba yung iba ay napakapili? Again, disclaimer, no, hindi ko naman po nilalahat ng mga aplikante ganyan, no. Meron din namang ibang aplikante na talaga walang pinipili yan. Basta't kailangan talaga ng trabaho, pinapasukan yan. Number one dahilan po dyan ay yung salary comparison, ano. So, ibig sabihin, kung yung pinanggalingan mo, medyo mataas dun sa lilipatan mo ngayon, syempre, magkakaroon kanya ng dalawang isip, ano, kung tatanggapin mo ba ito or hindi. So, syempre, na maninibago ka niyan sa alisan mo, for example, ikaw ay Manila rate. So, sa apply mong panibago, provincial rate lang, no? Napakalaking diferensya po niyan, ano. So, talagang yung iba, instead na pasukin kagad yung open na slots, tinatanggihan muna nila yan at naghahanap muna sila ng mas iba pa, ano. So yan po, number one po yan, dahilan yung salary comparison. Number two, tinatawag natin na outlet policy. Alam nyo kasi, mga kadaiser, sa dami ng supermarket sa buong Pilipinas, ano, may iba't iba po yung policy at meron din po yung silang iba't ibang list of requirements bago ka makapasok. So kung yung dating pinapasukan ng merchandiser na ito, napaka easy lang ng requirements at yung policy ay talagang napakaluwag, tapos yung apply niya bago sa kanya at wala siyang idea kung anong policy doon, yan, nagdadalawang isip din po sila dyan kasi nga nasanay sila doon sa napakaluwag na outlet, tapos pupunta sila sa key accounts. So malaking adjustment po ang kanilang magagawa at may experience, ano. So yan po yung pangalawa, no, yung outlet policy at saka mga requirements needs, no. Sumunod naman natin yun sa client handled, ano. So for example, yung inalisan mo ay exclusive ka, tapos yung lilipatan mo naman ay tinatawag na consortium, no. By the way, sa mga hindi nakakaalam ng consortium, no, ito po yung nagsama-samang mga kliyente sa isang agency at isang merchandiser lang po yung may hawak. So again, ito, napakalaking adjustment din po mangyayari dito kung sakasakaling yung aplikante ay galing sa exclusive company tapos mapupunta siya sa consortium setup. So, napakahirap pong adjustment niya, no? Ayan, pangatlong dahilan din po yan. Kaya yung ibang mga merchandisers applicant, nakakapag-isip na hindi muna tanggapin at namimili muna sila, ano? Yan po ay ikatlo. Ikaapat po yung tinatawag nating coordinator and merchandisers relationship, no. So hindi po ito love relationship, ha. Yung pakikitungo, no. Kasi alam nyo, kapag ka merchandiser ka, syempre buhay parang showbiz yan, Alam mo na yung mga detalye diyan, lalong-lalo na kung yung applyan mo kung sinong coordinator niyan. Syempre, nandiyan yung mga chismis, no. Kasabihan, ay mahigpit ang coordinator niyan. Ay, yari ka dyan, madaming report yan. Ay, yari ka dyan, madaming ano yan, hinihingi palagi, maingay ang kliyente na yan. Yan, isa rin po yan sa nagiging dahilan kung bakit nagiging mapili ang merchandiser, sapagkat yung kanilang
narinig sa mga supermarket, sa mga kanilang co-merchandiser, eh nakakarating sa kanila na keso ganito nga, yung a-applyan na yan, eh ganun. Ano? Naniniwala ka agad sila sa chismis, no? Sabay na natin dyan yung chismis na, ay, delay ang sahod dyan, huwag ka dyan, yan, ganyan. Tingin ko mga ka-dicer, eh ilan lang yan, ano, sa mga dahilan ng ibang applicant merchandiser kung bakit sila namimili, no? Pero alam nyo mga ka-dicer, ang pinakamagandang advice dito, kung kayo po ay talagang trabaho ang inyong kailangan at kayo po ay pamilyadong tao, hindi na po kayo mamimili ng outlet niyan. So yun nga, isa lang palagi ang kanyang iniisip, ano, yung kanyang pamilya, no. At hangga't maaari, ayaw niya yung nababakante siya, no. So napakalaki pong advantage, no, kapag yung ikaw ay na-assign sa iba't ibang supermarket, ano. Magkaroon man kayo ng reshuffle, eh napaka-relax na sayo, ay galing na ako diyan, okay lang. Oh, di ba? I-compare mo dun sa dating secondary, katapos na-endot, kailangan maghanap, o kaya na-reshuffle, eh minsan tumatanggi pa, sir, ayoko dyan, sir, wag dyan, sir, ayoko dyan, diba? So, pangit yung ganun, ano? So, advice ko, lalong-lalo na dyan sa mga bagong merchandiser at baka mangyari sa inyo yan, eh i-grab nyo lang ng i-grab at subukan nyo ng subukan, no? Tandaan natin, lalo sa panahon ngayon, napakahirap, no? Mawala ng trabaho. At kung mag-a-apply ka man ulit, napakadami sa damakmak na requirements na ngayon ang hinihingi. Para na po tayo ngayong nasa abroad, no? Kahit nasa Pilipinas lang tayo, mag-a-apply ka, napakarami mo ng ipoproseso na requirements. So yun mga ka-dicer, for the meantime, yan lang muna siguro yung vlog natin sa ngayon. At na-share ko lang, no, sapagkat ako po eh, maraming naging aplikante na ganyan na galing sila sa kinasanayan nilang outlet ngayon nung sila mag-a-apply at nagtatanong. Nung malaman nila yung, yun nga, i-account, pagkatapos biglang dami ng hawakan nila at nagkaroon pa ng comparison sa sahod, bigla na lang silang umaayaw, ano. Hindi ko naman sila masisisi, no, sapagkat may karapatan naman silang tumanggi, pero sana lang kung kayo ay mag-a-apply on the spot mismo, sasabihin nyo na, sir, ayoko na ho, kasi may mga pangyayari na naiproseso mo na yung kanyang application, mga 201 files niyang requirements, lahat na-encode mo na, tapos gi-intro na, biglang babanat ng, sir, hindi na ako tutuloy, napakasakit po nun sa aming mga coordinator, kasi nga, meron po kaming grading system sa deployment, ano. So, sa ngayon, mga ka-dicer, yan lang muna siguro ang may advice ko, ano, lalong-lalo na sa mga baguhang merchandiser.